The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good evening, once again, brothers and sisters, and those here inside the shrine, at sa mga nasa online live streaming po ngayon, saan man kayo sa sulok ng Pilipinas o ng buong mundo, please be assured that God is always there for you. Why? Because God's love for you will always remain boundless and unconditional. Para po sa ating pagninilay, we're going to focus on the first reading. Kung maalala nyo, this is the second part of the creation story. Kasi yung first part kahapon, ang kwento doon, yung 4 days creation, ngayon naman, the fifth and the sixth. The fifth creation is the living creatures, sa mga nasa dagat, sa mga lupa, at mga ibon sa langit. At yung sixth creation naman ay the creation of man and woman. At ating pong pagbibigyang pansin yung ganitong sinabi, ngayon, lalangin natin ang tao at gagawin siyang kalarawan natin. Yung lalangin, from the word nilalang, di ba nilalang tayo, lalangin. We are going to make man. That's the point of the gospel, of the first reading. So una, at we are going to explore yung first phrase. Lalangin natin ang tao. What does this mean? As you hear this pronouncement, ibig sabihin, kung tayo man ay nabubuhay po ngayon, humihinga, nakaupo dyan sa inupuan ninyo, tumitingin sa mga computer or cellphone, nabubuhay, naglalakbay, sulupang ibabaw, nandito tayo sa kadahilanan that from the start, there is someone who planned, who designed, who thought of, and caused our coming into this world. Pag sinabing, lalalangin natin ang tao, ibig sabihin, ang Diyos mismo ang nagkusa, He initiated that we will come into this being. At siyang nakaisip, siya unang nakaisip na dapat magkaroong tao sa lupang ibabaw. For this, no one created himself. No one chose to be born. Meron ba sa atin dito who created himself and chose to be born? But instead, God chose us to be here. God chose you to be there. God chose you to be here, right here. He is our ultimate source. He is your beginning. You have a beginning. We come from Him. So for this reason, all of us, you and me, our existence is never an accident. Never a chance. But it has a meaningful reason. He sets everything in place. Siya mismo nagsabi, lalalang tayo ng tao. Naisip mismo ng Diyos. He puts things in order. That's why we have eyes. We have mouth. We have ears. Our feet can walk. May mga purpose to put things in order for our use. Kaya napakahalaga na may tanim po sa ating isipan, especially pag naharap tayo sa malaking problema, especially yung self-doubt. Have you heard self-doubt? Low self-esteem? Yung you hate yourself? Mababa ang, when we are confronted with self-doubt, because ang daming failures natin pinagdaanan, imperfections, this causes us to doubt our goodness and value. That's why it's very important to be reminded for today that God chose you with a purpose. Today, the reading is reminding you that your life matter. Minsan kasi yung mga nanay natin, tatay, sinisigawan tayo, mga kapatid, makarinig ka ng mga sinasabi ng iba, it can put you down, they would like to put you down, and it can affect us, but don't mind them. What matters most is the Word of God telling you matter. Your life has a value. It's not because, kaya nga minsan, mayroon pong survey, bakit daw people love expensive bags, expensive cars, kasi they found out, when they buy expensive car, they thought, yung bumibili, yung value niyang car,
is the same value of his personhood. Naku, hindi. Kasi di nabibili ang value. It's priceless. Only God can put that value to all of us. And everyone was given. Lahat binigyan. Kaya nga, wala tayong kapareho. Makahanap ka man siguro kasing kamukha mo, kaugali mo, pero wala kang makikita na kasing-kasing katulad mo. God made sure you're the only one. You're the only one. God made sure you're the only one. Kaya pahalagaan po ang buhay. Kahit maraming problema ngayong pinagdadaanan, pahalagaan pa rin ito. Pahalagaan ang sarili. Pahalagaan ang mga bagay na ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Ang mundo, pinagkatiwala. Ang inyong pamilya, pinagkatiwala sa inyo. Ang mga hayop, pati mga ibon, pinagkatiwala sa atin if you read the first reading. At ang bawat isa. So please be reminded of that very important message. Pangalawa naman, atin pong explore yung sinabi niya ng Panginoon na, di ba una sinabi niya, lalalang tayo ng tao. Ngayon, ang tanong, paano ka maglalalang? Sabi, gagawa tayo ng kasing katulad natin according to our image. So gagawa tayo ng tao according to our image. So you see, gagawa tayo ayon sa ating kalarawan. Ano ibig sabihin nito? Meron na ba sa inyo nagsabi na, uy, kawig-kawig mo itong artista? May nagsabi na po ba sa inyo dyan? O, uy, meron kang kahawig? O kung meron kang idol, ginagaya mo yung idol. Alam niyo yung mga bata, ngayon ibang-iba talaga, yung mga nasa 15 years old below, tinayin yung mga Facebook nila, puro mga Korean. Talagang matindi talaga ang idol. Totoo talaga yung fan. Totoo talaga yun. We idolize, magdamit, magsalita. Pero ang pinaka-the best, kung yung fan mo inspire you to become better. But ang point dito, ginawa tayo ng Diyos kagaya niya, kahawig niya, gaya. Ibig sabihin, ang bawat isa sa atin dito, we can find a footprint and traces of God's fingerprint. So isa sa atin dito, my fingerprint, a part of you is a part of God because He made us according to His likeness. So what is this part of me that is part of God? Ang turo ng simbahan, what is this we can find in us that come from God? Yung kapasidad mag-isip, kapasidad at magmahal, kasi only man can think and love. Can you follow? Sabi po ng katisismo ng simbahan, nag-research naman ako bago pumunta dito. Sabi doon, binigyan tayo ng Panginoon ng kapasidad ng pangunawa. Kaya nga kung ang pamilya ninyo, nag-away-away, tense na, sabi no, ceasefire. Gamitin muna natin yung binigay ni Lord na pangunawa kasi din tayo nagkakaunawaan. Baka nakalimutan yung binigyan pala tayo ng Diyos ng pangunawa. Ang iba kasi nakakalimot. So huwag kayo makalimot, may pangunawa tayo. That's the first thing God gave us. Kaya tayo naging kahawig niya. Kaya kung di ka na nag-uunawa, if you don't understand yourself, your husband, your situation, you don't use what God gave you. So please use it. Naalala ko tuloy yung kwento ng Alimango at ni Juan Tamad. Nakwento ko na pala ito ah, para ko sa 2 months ago. I hope nakalimutan nyo. Sabi si Juan Tamad, sa sobrang katamaran niya, sabi ng umaga ng nanay sa kanya, Juan, bumili ka naman ng Alimango sa palengke. So bumili si Juan. But si Juan, sa kanyang katamaran, gusto niya muna matulog sa kalsada. Kaya sabi niya sa mga Alimango, oh, papakawalan ko kayo ah, pero may condition tayo. Papakawalan ko kayo sa mga ano nyo, sa pagkagapos ninyo, pero siguraduhin nyo na makuwi kayo sa bahay ah, para may pang-ulam kami ng alas 12. Tapos ganito yung direksyon na, diretsyo nyo lang yun na kanto. Pagtabi sa may kanto, makakita kayo ng puno, kung maliwa kayo doon. Tapos sa kanan ulit, may makita ka kayong mga kakahuyan. Ang bahay namin nandun sa may, sa loob ng kakahuyan. So mauna na kayo ah, pasabi sa nanay ko na upo muna ako dito magkapahinga. Tapos yung nanay niya naman, nandun na sa may labas ng bahay, naghihintay kay Juan.
Tapos si Juan nakagising, kakauwi niya pala, mag-alas dos na. Sabi ng nanay, o nanay, sabi ng Juan, nay, nandiyan na po ba yung mga alimango? O bakit? Eh, kasi pinauna ko na po sila. Sinugurado ko naman po na mabigyan sila ng direksyon. Sabi ng nanay niya, anak, hindi sila makauwi. Kasi una, hindi kanila maunawaan. Eh, bakit po, nay? Kasi hindi sila katulad natin. Tayong tao, nag-iisip tayo, nakaunawa. Sila hindi. Sapagkat hindi sila nag-iisip di tulad natin. At dahil dito, hindi sila nakaunawa kung anong sinasabi mo. So that's a good lesson to all of us. Kaya all the more, because of this, God, we are expected to be decent. You are expected to have self-control. To live an organized and orderly life. Because of this, you are expected to promote life. To respect others. We are expected to understand one another. Because of the light of reason and understanding God planted in us. Kaya nga minsan, in marriage, di ba minsan ano mahirap nag-unawaan na, the test of marriage is the capacity to understand the line of thinking of your lover. There are so many things God has given to us if you only know how to use them. To close this homily, I would like to tell you a story how important itong binigay ng Panginoon Diyos na light of understanding, especially sa pagharap ng problema. It's very important. Doon yung kwento po ni Viktor Frankl at ni L.A. Wiesel. Si Viktor Frankl, they are separate people. Si Viktor Frankl, nagsulat siya ng libro na Man's Search for Meaning. Nasulat niya ito after, kasi siya yung sa German Nazi, sila yung mga Hudyo na nilagay sa concentration camp. Then after siya makalaya, hindi siya namatay, he wrote this book. So also with Elie Wiesel. Nakulong din siya. Then he fortunately nakalabas siya sa Nazi. Then he nakalaya siya to tell his story to us. Ngayon ito, unay natin si Viktor Frankl. Sabi niya daw sa loob ng concentration camp, hard labor talaga. First of all, ang makapasok lang ng concentration camp na lang yung mga malakas ang katawan, kasi pagbaba mo pa lang sa train, inspect ng katawan mo. Kung hindi ka pwede pang labor camp, diretso ka na sa gas chamber. You see? Pangalawa, few food, konti ang pagkain. So the body is weakened. As di ba sabi, when your stomach lacks food, also your patience lack. Kaya maraming tao, dahil sa sobrang hirap nila, sabi ni Viktor Frankl, nag-resign na sa buhay. Yung iba daw nakasama niya, nakaiga na lang maghapon, waiting to die, not eating. Ang iba naman daw, dahil hopeless na, tumatakbo na sa barbed wire. Kasi yung barbed wire may kuryente. Wala na eh. It's there already. Because it's sometimes suffering can make you decide to end your life. Tapos ang iba naman, habang nagtatrabaho sila sa camp, tatakbo. Kasi diba sa mga preso, pag tumakbo ka, babariling ka nila ng guard. It's their way to commit suicide. Ano naman kwento ni Elie Wiesel? Wala daw pagkain daw talaga. Ginugutom sila ng German, Nazi. Pinaglaruan sila ng mga soldiers, parang aso. Kasi gutom na gutom sila, mga 100, then magtatapo ng bread. Eh syempre, mag-aagawan sila. Ang purpose dito, to degrade. The soldiers would like to degrade their humanity. To degrade. Parang sa pag may mga bata and children, pinapabayaan na, we degrade. We allow, patayin na lang yan. We degrade the humanity. Anyway, pero they notice also, according to Elie Wiesel, ibang kasama nila did not choose death, but they maintained their discipline. They did not lose their values. Pinanghawakan nila yung principles and values in life. Ibig sabihin pala, hindi totoo na pag naghihirap ka, then wala ka na pag-asa. Kasi alam niyo kung bakit they found out, kahit madilim ang pang-isip daw natin, there's still a space
in us to choose otherwise, to choose a direction, because God gave us the light of understanding. So you see, pero that's why this is a good reminder, since we face a crisis, please avoid to revert back to our animal tendencies, like we think only of ourselves, we give up our values and principles, we forget our dignity. O ang iba, papasok sa masamang bisyo. Father, wala na kasi bang choice? Kumapit na ako sa patalim. There's still a choice according to Viktor Frankl. Please remember, because of our dignity and light of understanding, even the situation is so difficult, there's always a space for us to choose otherwise. Teach that to your children. It's because God made us in His own image. Let us fight for it and preserve this status. God bless everyone.